Hello guys, so excited ako na mag-update dito kay Finalmente. So ang plan ko dito is gumawa ng video per week kay Finalmente. Kasi nga sabi ko last time, yung pera na andito sa loob ng Finalmente ko is talagang pure profit na. So I have nothing to lose. So kahit ano mang mangyari kay Finalmente, talagang wala nang talo sa akin. And just to have a short recap, yung profit ko nga dito, yung withdrawal ko dito is 147% na siya. Ibig sabihin, 47% nun is income ko na. And yung na-withdraw ko na rin dito is more than 3,000 USD na siya. So, sumali ako. Yung last invest, first talagang investment ko dito na malaki is September. And then, nag-compound ako straight talaga yan up to October. So, parang 60 days ako, almost 60 days. Na talagang nag-compound lang ako and doon na, mga 58 days yata yon. Doon ako nag-withdraw ng, ng parang tag-50 USD. Parang ganun siya. So, yun yung journey ko dito kay Finalmente. So far, okay talaga yung naging journey ko. And thanks to my friend na nag-refer din sa akin dito. So, dito kay Finalmente, gaya ng sabi ko sa dati kong video, minsan nga, maano natin siya, parang hindi natin siya mapansin kasi nga ang daming nagsusuputang mga investment na malaki nga ang kitaan. Kasi dito talagang mas mababa siya kasi weekly siya. And weekly na sa mga 6% o pataas, depende na yan sa plan na kinuha nyo. So at kung ano ang kaya nyo ilagay, kasi yung medyo mataas na kitaan is malaki din yung ano niya, minimum investment. So ito nga, medyo nainganyo tayo doon sa mas malaki, pero hindi natin naisip na mas kikita tayo sa isang stable na program, yung program talaga na magtatagal siya, yung may real business talaga behind the scene. So tulad dito sa Finalmente, gaya ng sinabi ko na sa mga 50k na yung nagiging profit ko in 60 days, so 25,000 in 1 month dito is not bad. So given na diversified yung mga investment natin na iba. So, and so far, yung mga recent changes nga dito kay Finalmente, take note ko lang, is wala nang withdrawal during weekends. Anyway, okay naman yun, kasi nga, bigyan din natin sila ng break, diba? Mahirap din yung mag-pay out kahit Saturday and Sunday. Kasi, you know, dapat din silang magpahinga. So, yung team, mahirap din. So, sa daming members dito. So, and okay lang sa akin kahit hindi makapag-withdraw ng Saturday and Sunday. Anyway, so, ito na yung update ko. Yung total deposit ko talaga dito is, yung galing sa bulsa ko is 0.122 ito, BTC. At ito naging withdrawal ko. So, see, talagang may kita na ako dito kay Finalmente. Tapos nga, ito yun. It's my second time na, hintayin lang natin. So, it's my second time na nag-compound. So, yung iniwan ko dito na pera kay Finalmente is 0.02. Mataas kasi ang ano ngayon. Mataas ang BTC. Tingnan natin kung magkano nga to. Ang taas ng BTC ngayon eh. So, nasa mga 659. Kasi nga, masyado lang mataas ang BTC ngayon. So, parang kung sa normal yan, nasa mga 500 lang siguro to. So, ito yung iniwan ko. And then, ito na yung kinumpound ko. So, tingnan natin. Parang 7,
parang kumita siya ng tingnan natin ha. I-ano ko lang. Tingnan natin kung magkano yung kinita ko in 6 days. Kasi itong Juno Vice, 6 days lang to eh. Yung duration niya. So, tingnan ko kung magkano ang kinita ko dito kay in 6 days. So, kasi ito is pure profit ko na to. Yung capital dito is ito. So, tingnan natin. Tingnan natin. So, not bad. Diba? So, nasa mga 48 or kung siguro mas mababa ang BTC, nasa mga 45 yan. See? So, I guess in piso, let's say 45 times say 48. So, nasa mga 2,000 USD yung kita ko in a week as of now. And gaya ng sabi ko, ito ay pure profit na. So, wala na talaga akong kapital na naiwan dito. So, whatever happens, wala nang talo. And so far, okay yung standing ni Finalmente. And I guess 2021 will be prosperous pa rin. So, ito yung goal ko sa 2021. Talagang magko-compound ako. Hindi rin ito straight compound. May time din siguro ako na mag-withdraw. And, pero more on compounding ako dito and I will see how it will take me for 2021 dito kay Finalmente. So, using this capital. So, wala na akong balak siguro. I'm not sure. Maybe. Somehow, I will be tempted to add, or maybe for the sake, para makita natin yung beauty talaga ng compounding is ito na lang talaga yung iku-compound ko hanggat sa lumaki siya. Kasi nga, yung balak ko dito is ito yung current na ano ko. Ito yung 6.6 kasi ito eh, weekly, itong Juno Vice. So, for example, ito na yon tapos kikita to ng 6.6. Kasi titingnan ko kung hanggang kailan ako makakarating doon sa 3 business kasi mas malaki yon. And plan ko na times 6.6%. Oh, yan ang kikitain ko for this week since ano na to 6 days in 6 days time ito yung kikitain ko. So bakit mas maliit siya? Anyway, okay lang yan. So I see. Mas malaki pala dito kasi may commission ako na kaunti dito. So, kaya yan. Kaya yun ang nangyari. So, kapag ganyan na siya, wow. So, in 6 days, yan, 6 days. In 6 days, yan yung magiging balance ko na pwede kong ibili ulit ng plan. So, since si Juno Vice, tingnan natin dito sa lending plan, Silic lending plan. Yung pipiliin ko, ay yung target ko dito is 3 business. Kasi dito talaga ako, ito talaga yung plan na tinutudo ko before. As you can see, yung total plan ko dito before is 0.34 BTC na. So, 6.85 weekly kasi ito eh. So, hindi masyadong malaki yung agwat nila, pero it make a difference pa rin. So, 0.35 yung minimum dito. Ngayon, sabi ko, kapag gusto mong mas malaki din yung minimum niya.
So, pero dati talaga, ito yung inuna ko ng invest. So, first time talaga, ay second time pala, kasi yung first time ko parang 20 USD lang. So, yung second deposit ko, mga September 21, is talagang 0.035 BTC, hindi USD, BTC. So, let's say here, so, tingnan natin kung mga kailan ako, mga ilang days pa hantayin ko bago ako maka so i-divide ko to. Okay, so I guess nasa mga 6, 12, 18, nasa mga 18 days na lang yung hihintayin ko and I can purchase this 3 business. So, ito nga. At saka ito si 3 business as of now is 6.85%. So, mas mataas siya kaysa Juno Vice na 6.6. Pero, take note, itong 6.85 pwede itong tumaas, pwede itong bumaba ng kaunti. And, ang maganda kay 3 business, 6.85% siya. So, ma-appreciate mo talaga kasi if you say ganyan, tapos less natin to. So, hindi. Kahit kaunti na pagitan sa percentage, ano pa rin ito eh, it will make a difference. So, may difference siya na 0.25%. So, kasi nga, although yung 3 business, itong 3 business is 14 days ito, pero mag-expire siya. Yung half niya mag-expire in 6 days. Kaya pwede mo ring i-purchase yung, so yung technique ko dito talaga, ginaya ko yung mga iba na dito na kapag once ma-expire na yung portion ng 3 business ito. So kasi 14 days ito. Pero every week meron tayong makukuha. Mag-expire siya. So yung ginagawa ko, as soon na nag-expire siya, bibili din ulit ako ng either kung anong kaya niya ibili, yung Uno Classic or Juno Vice, ganun. So, kasi nga, ang Juno Vice is nasa mga 0.015 lang. So, ito talaga ang target, yung half ng 3 business. So, weekly, makapag-ganun ka. So, malaki yung imagine, malaki yung magiging profit muna talaga kasi nga at this week, nag-invest ka ng 3 business. Ito. Nag-invest ka ng 3 business. Tapos after a week, nag-expire yung half ni 3 business. Binili mo siya ng Juno Vice. So, after the next week, yung kikitain mo is hindi na exactly 6.85 kasi nga for example meron kang ano na siya 6.85, kumita ka ng 6.85 dito kay 3 business, ang half yan per week, so say kasi nga half may 3.42 ka na interest per week dito, tapos after The next week na naman, meron ka ding interest na makukuha na 6.6 doon sa half niya from your Juno buys na ano, Juno buys na plan. So yun yung maganda sa compounding. The more you compound, yun lang yung concept. The more you compound, yung kita dito kay finalmente malaki siya. So, although, kung titingnan natin talaga sa mata, maliit. Pero kapag talagang nag-compound ka, pag-expire ng portion ng plan mo, i-compound mo ulit or ibili mo ulit ng plan, time will come na medyo mataas na yung kikitain nyo kasi marami ng plan. So, let's say yung plan ko dati dito, my lending plans. So, di ba? So, ito. So, marami ako mga plans. Ito lang mga... So, yun. Yun yung concept.
mag-compound lang. So as of now, ito yung pinagtiyagaan ko kay Finalmente. So, at ang kagandahan nga ulitin ko, kapag mag-withdraw kayo, sa akin 3 hours lang yata yung waiting time ko. So hindi na siya aabutan ng 24 hours. So manual yung review nila for security purposes, pero mabilis siya. So I guess ito yung update ko for this week, and I guess guys, gaya na sabi ko nga, medyo maliit na kitaan siya, pero kung isipin natin, mas malaki in the long term, kasi nga siya yung magtatagal kaysa yung malaki pero mawala naman siya kaagad, diba? So again, kahit nga sinabi ko sa inyo na okay to si Finalmente, pero invest at your own risk pa rin, gamitin yung extra money, huwag padalos-dalos guys, and diversification is key para ma-safe yung investment natin sa mga high yield investment program. Okay, thank you.